Bandang lapis po talaga yun kasi nung binuo talaga ni Mac tsaka ni Lendre yun. So bandang lapis para catchy sa mga bata and sa mga, syempre kahit sa matatanda. Pero may pinakakahulugan talaga yun para sa amin. So bandang lapis kasi para pag nagkamali tayo, pwede nating itama at ituwid yung mga pagkakamali natin ginawa. Parang nabulang namin yun dito sa may ano, barber shop ni Dudol. Kumbaga yun din yung ginagamit ko para humulat ng kanta. Tapos, wala na kami maisip ni Dudol. Basta madali lang matandaan, okay na. Napakasimpleng pangalan pero madaling tandaan, yun lang yun, kaya bandang lapis. Bali yung sumali talaga ako sa bandang lapis. Sila Makmak tsaka si Dudong talaga bumuno, yun na talaga yung pangalan ng banda. Bandang lapis kasi para simple lang siya, tsaka yung manok nagtumuka. Bandang lapis kasi para simple lang. Maraming nakiro sa amin na mga tao kaya kapag binibisita yung YouTube namin, nagugustuhan nila yung mga kanta, maraming salamat sa inyo. Tingin ko kasi yung, alam ko, ayun yung gamit ni Makmak na, yun siya yung composer namin, kaya bandang lapis. Lapis kasi para abot sa pangarap namin na sinusulat, kumbaga sinusulat namin yun, then pag may pagkakamali kami, pwede namin burahin yun. Bale, nirekomenda ko nun ng kapatid ni Makmak si, ano, si Tristan, so, ano, parang may vocal sila dati, tapos, ano, parang nagtrabaho, so huwag kayo pumalit. Hindi ako nakapasali din kumbaga kami nang gumawa ni Dudong na banda, kumbaga kanuha rin namin sila, binakabanda na lang rin. Sa salitang tiwala nung nabuo yung Sanay D na lang, yun lang. Bali ano, way back ano na yun eh, third year ako nun, bali niyaya lang ako ni Makmak nun. Patugtugtugtug lang, jamming-jamming lang kami nung umpisa. Tapos yun, niyaya niya ako na magbuo kami ng banda. 2017 pa ginawa ni Mak yung banda eh, tapos bali dalawa kami nagsimulang gumawa ng grupo tsaka ni-invite yung mga iba. Kasi po dati, mahilig po kami mag-studio ng mga classmates ko. Tapos nakita nila ako, sinali nila ako sa banda. Pasali ako sa Bandang Lapis 2019. Pumunta lang ako dahil sa birthday ng kapatid ni Makmak din yun. Nakita nila ako siguro ng kayabangan kaya napasali ako. Yung ipong lahing-lahing namin nila yung thing, yun. Talagang battle of the band yun. Mani-mani kami. Nung tumugtog kami sa Luneta, yung ang ganda ng performance yun pero di kayo pinakain. Yung tumugtog kami sa San Jose, nagulat kasi kami kasi bago pa lang yung YouTube channel namin, nag-boom na yung kantang Kabilang Buhay, sinabayan nila kami. Yung ano, sumali kami sa acoustic battle tapos lahat kami, palpak lahat as in, nagkabali, parang nag-feedback lahat ng gamit namin, yung pinaka ano, sa amin, memorable na natalo talaga kami ng ano, masakit. Ay, pinakamalala talaga nangyari sa amin, yung lasing kami dalawa ni Makmak, tumugtog kami sa Battle of the Bands. So yung parang puro maling-mali yung ginawa namin dalawa, tapos nagalit sa amin mga kabanda namin. Siguro yung unang tugtog ko sa kanila, yung big event yun sa Oval, yun unang pagkakamali ko din ng Sanay D nila sa Tiago. Yung una namin experience yung Battle of the Band talaga, yung sa Mason Rafael. Yung nanalo kami. First time lang yun tapos nanalo agad kami. Simpleng tao pa rin. Tandaan niya yan. Baka nagyoko kayo ng ginto, baka baka siguro namamayagpan pa rin. Ganun pa rin, walang pinagbago. Humble pa rin. Sa tingin ko yung Bandang Lapis, isa na siya sa contributor ng OPM. Parang ano, parang parokya kami kasi, parang gano'n. 10 years from now, nakangalakal pa rin. Dahil joke nila, parang simpleng tao pa rin, so parang inaabot pa rin namin yung pangarap namin. Ganun pa rin siguro, walang magbabago sa amin. Simple pa rin, humble pa rin, tuloy-tuloy pa rin sa pangarap para sa pamilya. Alam mo bang gusto mo nang sumunod dahil ano
ano ako eh, magbubukit na lang ako eh. Siguro sa restaurant na rin, kasi bago ako magbanda, pinapartin ko yung pagbabanda eh, tapos nagpo-fulltime ako sa restaurant. Tapos yung isa na sa mga manok namin, marami din mga manok dyan. Yung mga unggoy pa nga sa likod eh. Siguro nagtatrabaho sa merchandiser sa mga ganun, sa mga mall. Ano lang, simpleng tao lang, kumakain sa, kumakain ng 3 beses sa isang araw. Mason, ay. Dahil siguro ano, siguro criminology. Kasi gusto ko mag-aaral eh, magpupulis. Simpleng tao pa rin, syempre. Doon lang tayo lagi, maging simple. Oo, bakal bote. De ano lang, ano nga yan, parang nag-aaral pa rin. Pamilya, unang-una. Siyempre, yung mga nagtitiwala sa amin simula nung una, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Yung mga supporters po namin. Kasi kung walang susuporta, wala pong angat, wala pong makikilala kung mga susuporta. Ganun po sila ka-importante para sa amin. Siyempre, unang-una, yung pamilya namin, yun. Tsaka siyempre, mga solid na sumusuporta sa amin simula umpisa hanggang ngayon. Kanya-kanya naman eh, kumbaga yung pamilya, kumbaga. Kasi sila nagbibigay sa amin ng motivation para magsikap sa pagbabanda. Inspirasyon namin, pinaka-inspirasyon talaga namin, pamilya namin eh. Tapos yung bawat isa sa amin. Tapos siyempre, si Lord, yan. Dasal lang palagi, ayun yung naging inspirasyon namin. Tsaka mga fans namin. Thank you po. Pinahin namin, pamilya namin, at yung mga fans namin na sumusuporta namin ng talagang COVID. Ano? Pamilya. Pamilya ang dedikasyon namin dito para mabuo yung banda natin. Sila ang mga inspirasyon namin na namin, tsaka yung mga magulang namin. Yan, sana matapos na itong pandemic para yan, matugtugan na namin kayong lahat at makita-kita tayo. Yun, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa bandang Lapis. Sana di na lang ito nakilala. Joke lang. De, sana mawala na itong pandemic para magwawala kami ulit. Yun lang. Sana dyan pa rin kayo. Ngayon darating na 2021, marami kami pakulo. Saka marami kami mga ilalabas sa show. Yung sana matapos na yung pandemic kasi ano, namimiss na rin namin na ano, natumugtog sa harap ng mga tao. Then namimiss na rin namin yung magkakasama kami tutugtog kasi ngayon more on ano lang eh, sa live lang sa mga social media. Sana mawala na yung pandemic. Sana maging okay na ulit para makakanuloy na ulit tayo. Sana matapos na itong ano, pandemic para makapagtugtog na po kami. Tapos miss na po kasi namin matutugtog kasi. Yun, nabangan niyo yung mga inanda namin. So, marami si Makmak na gawa ang kanta. So, inaareglo na namin ngayon. So, actually, may mga areglo na yun. Bale, ilalabas na lang namin. Kulang na lang sa, ano, hindi pa nare-record. So, abangan niyo yung alalabas namin kanta sa February 14. Title ng Dumating para sa lahat ng mga nagmamahalin dyan. And then, abangan niyo yung music video ng Kumusan Ka Masaya. Yun lang. Yun, abangan niyo. Ngayong 2021, maglalabas kami ng mga mas masasakit na kanta, yung mga nakakadurog ng puso. Then abangan nyo po yung kanta namin ng Dumating Ka ngayon 2021. Ang dami eh. Alam ang matatindi nanda namin eh, lalo na music video namin. Abangan nyo, lalo na yung mga kanta namin na dudurog na naman ang mga puso nyo. Yung mga bago naming kanta, abangan nyo. Yung mas pinasakit pa namin. Yun na. Siyempre, may mga bago rin kaming pang-couple. Yun, abangan nyo yun lahat. Magiging masaya kayo dun. Marami po kasi kung isa-isay niyo po. Pero mas marami po yung yung inanda po namin, mas maraming mas masakit na kanta po eh. Para ano, mas marami po masakta ng mga tao. Pinaghandaan namin lalo yung kung paano namin lilinisin yung mga tunog namin, kung paano namin kayo papaiyakin, kung paano namin mapapaganda ang kanta namin, yun lang. Ano-ano mga hinandaan nyo ngayong 2021, bukod sa manok? Mga ano, nadobong kandang papa. Joke lang, hindi. Ano, mga song, mga yun. Marami kami mga nirecord na kanta, nakaready na. Sa mga pag-vlog namin, supportan nyo po kami sa page. Tutuloy pa namin yun. Medyo busy lang. Sa marami kami yung kambingan sa ano, Vitex. So, supportan nyo lang. February 14, abangan nyo yung dumating na kanta namin. So, malapit na yun. Supportan nyo po kami. Maraming salamat. Woo! Yes!